Naaalala nyo ba ang isang natatanging aktor na sumikat noon dekada 50 na si Lauro Delgado? Mula sa simpleng pagpapastol ng kalabaw sa kanilang probinsya, si Lauro ay nangarap na may ahon sa hirap ang kanyang pamilya, sa pamamagitan ng pag-aartista. Ang pangarap na ito ay kanyang nakamit, at pagkaraan ng maraming taon, siya ay kinilala bilang isa sa pinakamahusay na artista ng kanyang panahon. Alamin natin ang naging buhay ni Lauro sa video na ito. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Si Loreto Porcincula, na mas kilala sa kanyang screen name na Lauro Delgado, ay ipinanganak noon December 10, 1932 sa Bocaue, Bulacan. Sa murang edad, si Lauro ay nangarap na mag-artista, habang siya ay lumaki sa bukirin ng kanilang pamilya sa probinsya. Ang pangarap na ito ay kanyang pinanghawakan, hanggang sa makilala niya ang tanyag na direktor na si Jerry De Leon. Ito ang nakadiskubre at tumulong sa binata noon, upang makapasok sa industriya ng pelikula. Si Lauro ay unang nabigyan ng break sa pelikulang Ang Sawa sa Lumang Simboryo noon 1952. Matapos makitaan ng talento sa pag-arte, siya ay inalok ng kontrata, upang maging artista sa ilalim ng Premier Productions. Dito ay pumailan lang ang career ng binata, at siya ay nabigyan ng maraming mga pelikula. Nakasabayan ni Lauro ang mga tanyag na aktor, tulad nila Fernando Poe Jr., Joseph Estrada, Sal Di Chernak, at iba pa. Subalit ang role na madalas niyang gampanan noon, ay ang pagiging kontrabida. Dito siya nakilala at sumikat sa mga movie fans, dahil sa kanyang husay na ipinamalas sa bawat role na kanyang ginanapan. Ilan sa kanyang mga naging pelikula ay ang Salabusab, Paladin, at Three Sisters noon 1954. El Conde de Monte Carlo, Estremador, Sagrado, at Pandango ni Neneng noon 1955. Prinsipe Villarba at Apat na Kasaysayang Ginto noon 1956. Espadang Umaangil, at Bicol Express noon 1957. Laban sa Lahat, Wanted Husband, at Pusang Itim noon 1958. Asintado, Apat na Anino, at Ultimatum noon 1959. Byuda de Oro, Sandakot na Alabok, Sa Mata ng Diyos noon 1960, at marami pang iba. Bagamat siya ay madalas kontrabida sa mga pelikula, si Lauro ay paminsan-minsan din gumaganap bilang leading man noon. Ang kanyang career sa showbiz ay patuloy na namayagpag, at marami ang nagsasabing ang kanyang pagiging in-demand sa pelikula, ang naging dahilan kung bakit siya ay hindi agad nakapag-asawa. Subalit ang tunay na dahilan, ay naging busy ang aktor sa paggawa ng pelikula, sapagkat nais niyang maiangat ang sarili upang matulungan ang kanyang pamilya. Minsan din pinangarap ni Lauro na magtungo sa Estados Unidos, upang subukan ang kanyang kapalaran doon, subalit mas nanaigang tawag ng showbiz, at siya ay nagpatuloy sa paggawa ng mga pelikula. Siya ay naging aktibo sa industriya ng halos 3 dekada, na umabot hanggang dekada 70. Nang lumaganap ang mga bomba films, ang aktor ay hindi nagpahuli, at siya ay nagkaroon din ng mga pagganap sa ganitong mga pelikula. Ilan dito ay ang Hakobine noon 1970, Sexy Achay, Lunal sa Balikat noon 1971, at iba pa. Si Lauro ay may 8 mga anak sa mga babaeng kanyang nakarelasyon noon. Subalit ang mga relasyong ito, ay hindi nagtagal at hindi rin nauwi sa kasalan. Sa edad na 38, nakilala ni Lauro ang kanyang naging asawang si Lydia, sa pamamagitan ng kaibigang aktor na si Prospero Luna. Inalok ni Prospero na ipakilala si Lauro sa kanyang kaanak na Balo, na may 4 na anak, at sinabing ito ay maganda at may sinabi sa buhay. Kasabay nito ay binalaan din ng komedyante ang aktor, na kung ipapakilala niya si Lauro dito, ay siguraduhing hindi nito lolokohin si Lydia. Si Lydia ay isang tagapagmana sa mayamang angkan sa Batangas na nakatira noon sa San Juan, kasama ang kanyang mga anak.
nang si Lauro at Lydia ay magkakilala, ay nagdadalawang isip ito, sapagkat alam niya ang reputasyon ni Lauro sa pagiging palikero, at idagdag pa dito na siya ay matanda ng 9 na taon sa aktor. Kalaunan ay nahulog ang loob ng dalawa sa isa't isa, lalo na nang madiskubre nila ang parehong hilig sa musika at pagsasayaw. Nang si Lauro at Lydia ay magkaroon ng opisyal na relasyon, ay dumaan muna sa pagsubok ang dalawa, sapagkat tutol ang ama ni Lydia sa binata. Ayon dito ay pera lang ang habol ni Lauro kay Lydia, at pinagbantaan nito ang anak na hindi bibigyan ng mana kung magpapatuloy ang relasyon ng dalawa. Na-challenge ang binata sa pangyayaring ito, kaya siya ay agad umisip ng paraan upang mapatunayan ang kanyang mabuting intensyon kay Lydia. Binenta ni Lauro ang isa niyang lupain sa Bulacan, at ginamit ang pera upang magtayo ng negosyong babuyan at manukan. Matapos nito ay nagpakasal ang dalawa noon 1971, sa isang Porcincula house sa Pagsanhan, Laguna. Ang mag-asawa ay namuhay sa isang baryo sa Bulacan, kung saan dinala ni Lydia ang hilig sa musika sa pamamagitan ng pagtugtog ng piano, habang si Lauro ay umaawit. Nang panahong ito ay gumagawa pa rin ng mga pelikula ang aktor, subalit sa kalagitnaan ng dekada 70, ay tuluyan na siyang tumigil sa pag-arte, upang mapangasiwaan ang kanyang poultry business. Nahilig din ng husto sa pag-inom ng alak si Lauro, at ayon sa kanyang asawa ay halos gabi-gabi itong umiinom, kasama ang mga kababaryo. Ito ay nagresulta ng pagkakaroon ng high blood ng aktor, na kalaunang kumuha sa kanyang buhay. Noon 1977, makalipas lang ang ilang taon mula sa kanyang pagre-retiro sa showbiz, si Lauro Delgado ay pumanaw sa edad na 45, dahil sa atake sa puso. Ayon kay Lydia, bago pumanaw ang aktor, ay nakiusap ito ng kakaiba, na siya ay ilibing ng alas 8 sa gabi. Nung una ay nagtataka si Lydia sa hiling na ito, sapagkat nag-aalala siya na baka hindi makapunta ang mga gustong makipaglibing, sa oras na hiling ni Lauro. Subalit nang pumanaw ang aktor, at dumating ang oras na kailangan na siyang dalhin sa huling hantungan, ay sinunod ni Lydia ang huling bilin ng asawa. Nagulat siya na sa kabila ng kakaibang oras ng libing ni Lauro, ay napuno ng mga nakikiramay, ang isang malaking simbahan sa Bokawe. Ayon kay Lydia, hindi man nagtagal ang kanilang pagsasama, ay nagkaroon naman sila ng maligayang 7 taon, na may tugtugan, sayawan at kantahan. Sa mundo ng showbiz, si Lauro ay hinangaan sa kanyang talentong ipinamalas, at husay sa pag-arte, sa kanyang mga roles na ginampanan. Siya ay bahagi ng kasaysayan ng industriya, at itinuring na isa sa pinakamahusay na kontrabida ng kanyang panahon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Lauro Delgado, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel.